Hello po. Magluluto po tayo ngayon ng pancit molo. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pakiclick na rin po yung bell para po ma-notify kayo para po sa mga susunod pa pong mga recipe i-upload ko. Pakilike na rin po itong video. Umpisaan na po natin. Bali, yung muna po natin gagawin dito, prepare po muna natin yung ating panggisa. So, mag-chop tayo dito ng bawang, pati rin po sibuyas. Green onion din po, mag-slice tayo dito ng maliliit. Bali, sineperate ko yung mga nasa ibabang bahagi ng green onion, yung medyo matigas. Kasi po ito, isasama ko habang nagigisa tayo. Ito po yung ating dumpling. So, ikinat ko po siya nung, yung sa dulo ng ano. Ito po yung magiging pinaka-noodles ng ating soup. This is the reason bakit po tinawag nilang pancit kahit wala siyang noodles. Dahil ito yung magiging noodles, yung piraso na nakuha natin dun sa ating dumpling. Upisan na po natin. So, igigisa natin. Unahin natin yung bawang. Tapos po, isusunod natin dito yung onion. Tapos lutuin natin ng panandali lang hanggang sa maluto yung ating onion. Ngayon po, maglalagay na ako ng ground pepper dito para maisama sa gisa. Tapos po, isang kutsarang patis kasabay din sa ating panggigisa. Maglalagay po ako dito ng chicken broth. Bali, apat na tasa po itong katumbas nitong isang box na itong chicken broth. Tapos po, pakukulay natin. Pagka kumulo na, maglalagay ako ulit dito ng tubig naman. Apat na tasa din po. So, bali, total 8 cups na po yung ating sabaw. Tapos po, lalagyan ko to ng isang kutsaritang chicken powder. Tapos po, pakukulay natin ito. Pagkakumulo na po ito, yung ilalagay na natin yung kanina na kinat natin na galing dun sa dumpling. Ito yung parang magiging noodles nito. Ito po palang dumpling na to, ito yung recipe nito, yung ginawa ko dati na recipe na dumpling. Tapos nilagay ko sa freezer, kaya ito po, pwede ko nang lutuin ngayon na pangsabaw. Ito na po yung dumpling, ilalagay na natin. Pagkalagay ng dumpling, pakukulayin lang natin po ito. Kahit mga 2 minutes lang po pagka nag-start siyang kumulo. Tapos, okay na po yun. Luto na yung ating sabaw. Tapos, maglalagay ako dito ng isang kutsaritang sesame oil. Pampalasa rin po ito, tsaka pampabango dun sa ating soup. Ayun na po ito, napakadali lang po nitong lutuin. I-try nyo na po. Sigurado ako, masisiyahan kayo sa sarap po nito. Isa-serve na po natin. Lalagyan po natin ito ng fried garlic. Optional lang po ito. Tsaka yung green onion. Lalagyan din po natin. Pampasarap din po kasi ito sa sabaw.